What's up mga ka-rides? So bagong vlog tayo ngayon. Bago ko ipagpatuloy kung saan man tungkol yung vlog natin ngayon, gusto ko munang ulit magpasalamat sa mga supporters natin, sa supporters ng Course Young Rides. Maraming salamat sa inyo mga ka-rides, no? 3K subscribers na tayo. Yes. So as promised, sabi ko sa inyo, every 1K magkakaroon tayo ng parapol. Magkakaroon tayo mga ka-rides. This time lang, ihiwalay ko yung vlog tungkol doon sa mga mechanics at saka kung ano yung mapapanalunan at kung sino yung mga pwedeng manalo, ano? Para hindi masyadong mahaba yung vlog natin. Yan. So, laging ganun mga ka-rides, ihiwalay ko na lang. Anyway, pupunta ako ngayon kay Boss Renren. Yan, ng Sierra Speed Tech. Alright. So, tingin ko mga ka-rides, alam niyo na kung anong papagawa ko, no? Magpapa-regroup tayo ng bell and then magpapakalikal tayo ng pulley. Yung sinasabi nilang drive phase 13.5, no? Something like that. Actually, hindi pa ako masyadong maalam tungkol doon. So mamaya manghihingi rin tayo ng insight kay Boss Renren, no, kung para saan ba 'yun mga 'yon. Ito, no, a traffic as always. Gaya nga ng sabi ko. Dito sa Crino, ay nako, ang traffic. At ito na ano, yung disadvantage ng ating ano, handlebar na pagkalapad-lapad. O yan, ito, gaya nito. Ay, nako, sana mag-crash ako. Ay, hindi ako crash. Ay, crash ako. Okay. So, yun, no. Yun, mga ka-rides. Teka, ano ba yung sasabihin ko? Nawala ako. Yun, payo kasi ni Pops J. Kung naalala si Pops J, saka si Pops Dan, no, yung gumawa nung MPD natin, yung DIY. Maganda daw, ipare-group ko na yung bell. Kasi, minessage ko yan, sabi ko, nagkaroon ng dragging eh. Laro na ito, 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 ito. Yung gantong takbo, mga ka-rides, yung mabagal. Pagpaakyat o kaya angkas ko si Mrs. Rides, nagkaroon ako ng dragging. Tapos parang hindi kumakapit kaagad yung pinamodify natin na clutch lining. So sabi ni Pops J, ang advice niya, maganda nga daw, ipare-group ko na yung bell para mas maging makapit ngayon yung pinagawa natin clutch lining. And then, pinabili niya na ako ng liha. Sabi niya kasi, yung daw itim na part, kapag nabuksan na mamaya, no, yung itim na part, lihahin ko daw. Ibig sabihin, hindi pa daw masyado kasing nakalapat yung clutch lining natin. Lalapat naman daw yun, pag tagal-tagal, pero matagal. Kasi nga, ang pinagawa natin na clutch lining, yung pang kotse, medyo may katigasan, no. Sabi kasi ni Pops Jay, nasusunog daw yun. Kung alin daw yung itim doon, ibig sabihin, yun lang yung sumasayad sa bell natin. Make sense, di ba, no, mga ka-rides? Kung ang sunog nga naman is konti lang, so anong silbi ng pinagawang clutch lining? Kaya ang gagawin ng payo niya, liyahin daw yung black na part. Ibig sabihin, yun nga lang yung tumatama at medyo plasticky daw yun, eh, no? Tumitigas talaga siya. At least nga naman, kapag yun, pumantay na doon sa the rest ng surface ng clutch lining natin, lalapat siya buo. So, bawas nga naman dragging, tapos kapit kagad. Tapos yun nga, pag nagpa-regroup tayo, yung itsura ng regroup, di ba? Nakakita na ako nun eh, parang may mahaba siyang linya, ano, paikot. So, mas kakapit ngayon yung ating clutch lining. Doon naman sa kalkal pulley, advice din niya, no, na kung kaya daw, no, kaya pa ng budget, so kinakaya pa naman. Actually mga ka-rides, no, hindi pa ako sumisweldo sa YouTube, pero sa sobrang tuwa ko kasi pag kada 1k subscribers natin, talagang ibinabalik ko sa inyo kahit papaano, no. Kumbaga, sabi nga pag tanaw ng ano, utang na loob. Yun nga daw, kapag maganda daw, kung nandun na ako kay Sierra, pakalikal ko na rin yung ano ko, huli ko. So yun yung mission natin ngayon mga ka-rides, ngayong araw na to. Kaya tayo pupunta kay Boss Renren ng Sierra. Shout out boss. Sana hindi mahaba pila. Kasi may mga gagawin pa ako mamaya, no. Paaga pa, alas 9 pa lang ng umaga ngayon mga ka-rides. So dito yung daan niya, no.
kung pupunta kayo, nakita nyo, kumahanan ako doon sa may STI. Dito tayo sa Looban. Para sa mga nagbabalak, diba? Lalo na yung mga taga QC, taga Nova, yan, malapit lang dito, malapit lang sa area namin. Eh, punta kayo rito talaga sa pagkakarinig ko at nag-research din naman ako, no? Quality talaga yung gawa niya rito. Nakita ko rin sa Facebook page niya, talagang machine kasi, no? Walang minano-mano, hindi gaya nung MPD natin, minano-mano. Pero kahit minano-mano yun, mga karays, oh, hato yun. Kung kaya lang din namin manu-manuhin to, eh, mamanu-manuhin namin. Kaso yun nga, hindi ubre. Kailangan talaga dito ng, ano, ng machine. So, pinayagan naman tayo. Tinawagan natin si Boss Renren. Pwede ko naman daw kuhaan yung pagkakagawa. Yan, at eto na nga, ang nakakaasal na traffic, mga karays. Diba? Subukan natin. Bumuburao tayo. Huwag nyo tong gayahin. Yan. Dahil baka masagi tayo. Ang laki-laki pa naman ang motor natin. Ang lapad. Dito tayo sa loob. Ang laki nito. Yan. Ito po. Thank you. Ay, ang bite ni ate. Ang ganda ng bite pa. Oops. Pera Celos, Mrs. Rides. I love you. Shoutout pala doon sa mga karides natin na nag-naked handlebar na rin. Ako, diba? Pogi, no? At mas maganda pa nga yung mga nagagawa nila. Kaya kayo dyan, kung gusto nyo magka-problema sa LTO, magpa-naked handlebar na rin. Joke lang. So, bahala na, no? Kung may problema sa LTO yan. Pero kung sakaling nga, gaya na sabi ko, balik stock tayo kung magpa-register tayo ulit. Ganun lang naman is Thailand dyan. Later. Mga guys, nandito na tayo, no? Sierra Speed Tech, Boss Renren. Yan. Hey guys. Siyempre, dun tayo sa expert. Gaya sinabi ko kanina, no, yung mga explanation ko, eh, pananaw lang namin yun. Eto, magtatanong tayo sa totoong nakakaalam. To, Boss, ano yung unang gagawin natin sa panggilid ko? So, una natin gagawin is kakalin natin yung flyball ramp. So, ayan. Yan, mga ka-rise. Sa machine natin siya gagawin para lahat ng sides, lahat ng daanan ng bola, equal yung angle. So, ang purpose nito, unang-una, para matanggal yung limiter. Kadalasan, mararamdaman nyo pagka nakadulo na yung motor nyo, yung mga stock na pulley, ano yan, maglilimit. So, ito, pagka kinalkal natin yung flyball ramp, matatanggal yung limiter kasi aangat pa yung flyball. So, ang mangyayari, parang madadagdagan pa kayo ng isa pang cambio. So, yun yung isang ano niya, significance niya. And then, syempre, pag nangyari yun, na dagdagan yung cambio ng CVT nyo, top speed, dagdag. So, yun yung pinaka-significance ng kinakalkal yung flyball ramp. Boss, yung ano, yung tanong ng karamihan, nakapag nagpakalikal ka neto, necessary ba na magpalit na ako ng stock na bola? Ano bang pananaw doon? Yung bola, ano yan eh, chinu-tune yan sa rider and then sa, ano, sa makina. So, yung bola kasi, ang purpose ng bola is kung kailan mag-shift yung CVT, kailan siya kakambyo. So, let's say, ang bola mo mag-aang. So, mag-i-stay siya sa mataas na RPM bago niya i-buka yung pulley. So, pag bumubuka kasi ang pulley from backplate, nagsisimula ng kumambyo yung CVT mo. So, pag mag-aang ang bola mo, mag-i-stay muna siya doon. Kumbaga, gigigiling niya yung makina bago umangat. So, mataas ang RPM bago bumuka yung pulley. So, ang epekto nun is binibigyan mo ng buwelo yung engine. Ngayon, pagka naman mabigat ang bola mo, ang tendency nun is kinakambyo niya agad yung CVT. So, pagka ganun, kung ang bola mo ay magaang, let's say 9 grams. So, pagdating ng 9,000 RPM, tsaka pa lang siya aangat. Pagka naman ang bola mo ay 15 grams, 5,000 RPM lang aangat na yung mga bola. So, yun yung pinaka-simple na explanation. Mabigat ang bola,
mas mabilis kumambyo, magangang bola, matagal bago niya ikambyo. Boss, ibig sabihin, kung baliwala sa akin yun kung kailan siya kakambyo, okay lang na stock bola pa din ako talaga. Oo. Okay lang. Sa ano kasi, medyo related kasi ang shifting pattern ng CVT sa makina mo. Halimbawa, ang makina mo, stock, nakadesign kasi yan na ano eh, kumbaga balance eh. Pwede mo siyang gamitan talaga ng mabigat na bola kasi ang mga stock na makina, yung power niya nasa low to mid. Kumbaga, malakas ang torque niya sa low hanggang mid. Sa high, hindi masyado kasi ano yan eh, stock naman eh. Kumbaga, yung design ng makina niya, pang-arangkada, gitna, may konting dulo. Meron kasing mga makina, pag mga heavily modified, naka-racing camshaft, ganyan. Yung power ng makina nun, nasa high RPM. So, ang gagawin mo ron, magtitigas ka ng spring, maggagaan ka ng bola. Para yung makina mo, mag-RPM agad. Kasi doon niya lang maibabato yung totoong lakas pag mataas na yung RPM ng makina. Hindi katulad ng mga stock engine, kahit mababa ang RPM ng makina, malakas na siya umatak. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga stock engine, mabibigat ang bola. Ito mga ka-rides, no, dagdag info tayo kay Boss Renren. Renren knows, di ba? Doon tayo sa expert ng mga explanation. So, sasabihin sa atin ngayon ni Boss kung para saan yung center spring, ano daw function nito, at least may dagdag kaalaman tayo, hindi tayo puro haka-haka. Now, Boss, pakipaliwanag nga. So, ito yung center spring or yung contra spring na sinasabi. Ang effect niya is pag matigas ang center spring mo, so parang bola rin na magaang, mas ini-stay niya yung torque drive na nakasara, which is yung low gear. Pag nakasara kasi to, low gear. Kumbaga, primera. Pag matigas ang center mo, hanggat mare, ipipigilan niya to na bumuka. Pipigilan niya yung bumuka. Medyo maganit to, yan natin. So yan, pipigilan niya na mag-open yan pag matigas ang center. Kumbaga, mataas ang RPM bago siya mag-give in, bago sumara yung spring. So ang significance nun, yun nga, pag gusto mo na magkaroon ng buwelo yung makina mo bago kumambyo, pwede kang gumamit ng matigas na center. At meron pa siyang isang function, pag nag-decelerate ka, pag gumamit ka ng matigas na center, ibabalik niya kagad yan sa close position. Pag, limbawa, galing ka ng wide open throttle, nagsara ka. Limbawa, wide open throttle mo, bumuka yan, and then nag-decelerate ka, nag-close ka ng throttle, pag matigas ang center spring mo, isasara niya kagad yung torque drive. Which is useful sa mga nagre-racing. For example, yung circuit racing. Kasi, ang labanan sa circuit, syempre, cornering, and then exit. So, wide open throttle, and then, pag nagsara, mag-cornering yung rider, dapat, ang makina mo, nakaship na kagad sa low gear. So, yun yung ginagamitan talaga ng mga extreme na spring, yung matitigas. Pero, kung daily use, masasuggest ko sa inyo, kahit di nyo gamitan ng sobrang tigas na center spring. Kasi, syempre, pagka matigas ang center spring nyo, ire-resist niya rin na bumuka to. Kumbaga, pipigilan niya na bumuka agad yan. So, lalo na kung mga stock engine lang kayo, kasi ginamitan nyo ng matigas na center, most likely, hindi siya dudulo. Kasi, yung spring na mismo ang lalaban na wag siyang mag-fully open eh, itong torque drive mo. Eh, pag nag-fully open niya, yun yung pinaka-high gear mo na eh. Kumbaga, yun yung sa cambio eh, sixta mo, ganun. So, kung matigas yan, hindi siya basta bubuka ng sagad. Unlike pag balambot yung, ano mo, yung center spring mo, mas malaki yung chance na, ano siya, mapadulo mo. Kung tama yung combination mo ng bola. So, yun. Yun yung isang, yun yung use ng center spring or contra spring. Ito naman mga ka-rise, sa mga mahilig magpalit ng mga likot ng clutch spring. Ito explanation ni Boss Renren para lahat tayo ma-educate kung para saan pa talaga yan. Sige, okay. Boss. So, explain ko sa inyo yung use ng clutch spring. So, yung clutch spring, yan, pag nakakabit siya, ganyan ang itsura niya.
So ang purpose niya is i-close niya yung ano, yung mga clutch shoe. Yan, i-close niya ganyan. So may rating din to. Meron siyang RPM. Halimbawa, ito 1000 RPM, merong 1.5. So patigas ng patigas yung clutch spring, mas ire-resist niya na bumuka, na bumuka ng ganyan. So kakailanganin mo munang i-rev ng mataas. Kailangan munang tumaas yung RPM ng makina bago siya bumukas. So mataas ang RPM, matagal bago siya bumukas. Yun yung pinaka simple na explanation. Ngayon, anong significance niya rin sa engine? Pagka mataas ang RPM ng clutch spring mo, mas tinatanggal niya kagad yung anong tawag dito, engine brake. So wide open throttle ka, naka-engage siya sa bell, nakakapit. Pagka matigas ang clutch spring, pag nagsara ka, sasara niya kagad. So kasi matigas siya, syempre gusto niya agad magsara. So yung engine brake nyo mawawala agad, mag-free wheel agad yung motor. Pagka naman ito malambot, mas matagal yun naka-engage siya sa bell, nakakapit. So yun. Ang isang epekto nito, pag masyadong matigas ang ang clutch spring, syempre malakas ka sa gas. Kasi kailangan niya muna ng mataas na RPM bago niya kapitan yung clutch bell. So, maganda ang acceleration kasi may buwelo ka, pero sacrifice yung fuel consumption mo. Tsaka pag masyado rin matigas, dahil nga may buwelo na yung mga clutch shoe, yun yung isa sa nakakapagpa-ube ng bell. Lalo na pagka ang riding style mo, bomba ka ng bomba. Pagka engage niya, then sara, engage na naman. So, ang tendency, nagiinit yung clutch bell mo, magkukulay talong siya, mag-overheat. So yun, i-match nyo rin ito. Kadalasan ginagamit to sa racing, yung matitigas. Limbawa drag race naman, kailangan may buwelo yung makina bago mag-launch para ang ganda ng acceleration. Pero kung pan-daily use naman, siguro kahit mga 1000 RPM or stock lang ang gamitin, para hindi kayo malakas sa gas, tsaka hindi rin ma-sacrifice yung bell nyo na madali siyang magkaroon ng overheat. So yun. Eto okay. Boss, ito yung isang pinunta ko sa iyo magpapare-group ako Ngayon, pwede mo ba sabihin sa mga ka-rides natin na ito, nagpa-MCL na nga ako. Uh-uh. Ano yung kagandahan niya na magpapare-group pa ako ng bell? Okay, sige. So, pakita natin yung sample ng regroup namin, ito. Tsaka yung stock. So, yan. Ayan yung stock versus regroup. So, ito, Sierra Speed Super Bell profile namin yan. So, ito, kung mapapansin nyo, layo-layo yung groove. And then, makikita kayong parang diagonal na pattern. So, ang sinasabi nung iba, nung hindi pa mga nakatry, uubusin daw yung lining. Which is mali. Kasi, once na mag-settle na yung groove ng lining, ito, dun sa lubog. Ayan, yung groove niya nga. Once na magkaroon na rin to ng parang angat at pumasok na ron, yun na yung totoong kapit. Etong diagonal na to, ito parang siya yung initial na kakayod para magkaroon dito ng para pumasok yung lining sa loob. So etong design namin na to, tested na namin to sa endurance, 800 kilometers. Simultaneous yun, walang hintuhintuan, umihi lang yung rider tsaka kumain. Goods na goods pa rin yung lining. Pwede mo siyang gamitin kahit anong lining, compatible siya. Pwede sa stock, pwede sa aftermarket o sa mga anong tawag dito? Yung banding. So pwede siya. So yun po, etong groove namin, ang kaibahan niya sa ibang groove, lalo na yung mga Pino, makikita nyo yung threaded groove. Yung threaded groove kasi, ito, straight line siya. So, pag nagkaroon siya dito ng parang lapat, yun at yun ang kain.
Doon at doon siya pupunta. So hindi mauubos, boss, no? Dahil sinasabi lang na pupudpurit yung boss to. Once na yung lining nga kasi is mag-settle na siya rito, yun na yun, kapit na siya dyan. Pagka kasi yung threaded groove, imagine niyo parang yung tornilyo, parang nut. Pag inikot mo yun, gumagalaw rin yung groove. So, limbawa, yung unang kapit mo sa threaded groove, dito. Pag umikot yun, gagalaw ng gagalaw yun. So, ang tendency, ipupush niya yung lining mo palabas or paloob. Yung groove niya. Yun yung hindi namin ginawa. Dahil nga, pag threaded groove kasi, nagbabago-bago yung ano yung groove niya nagbabago-bago yun. Lalo na pag umiikot yung bell magbabago yun. Gagalaw yun. Hindi katulad nito, kung ano yung groove niya na yan, yan na yan. Pag umiikot, yan at yan yan. So, walang kayod na mangyayari. Initial lang, ito lang. Pero once na mag-settle na yung lining, okay na yun, goods na yun. Ito 100% mawawala yung dragging. Marerecommend ko talaga to sa mga yung nagda-dragging na yung ano nila, yung panggilid nila. Pagka kinabit nyo to, talaga mawawala yung dragging at the same time, ang ganda ng accelerator. Actually, yan yung problema ko, boss. Nagpa-MCL ako. Pero maganda nga, no? Lumakas yung hatak niya. Tokay RPM, umaabante ako. Pero kapag naka-steady ako sa takbong G20, nararamdaman ko nagda-drag siya. So ito ngayon mag-guarantee na itong regroup mo. Mawawala yung dragging ko doon. So ito kasi, dahil nga regroup siya, meron itong parang break-in period. Yun, may importante yan, boss. Paano yun? Sa, siyempre, hindi naman agad yan lalapat eh. Pagkainan naman, hindi naman agad to lalapat dyan. So, gagamitin mo muna talaga siya para mag-settle nga yung lining dun sa loob ng groove. Once na kumapit na siya ng talagang kapit na kapit, kumbaga, pasok na yung lining dun sa groove, yun, 100%, wala na yan. Ayun, so, correction lang na, boss, no? Hindi matik, tanggal ka agad yung ano niya, dragging niya. Actually, matatanggal, pero yung pag yung low RPM, yung sobrang bagal kasi, syempre, mabagal lang din yung ikot. Medyo may mararamdaman ka pang konti, pero once na mag-settle na siya nga, yung lumapat na ng gusto, yun na, wala na, hindi na siya, ano, hindi na siya magdadrag. Yan. Kasi, kapit na talaga eh. Kaya mga guys, malinaw ha, kasi baka maya, pag nagpagawa tayo, sabihin natin, may dragging pa din eh, di ba? Kung ano-ano sasabihin yung mali, di ba? So, ganun yun, lumalapat pa rin yan. Antay-antayin lang natin, gano'n, boss. Yan. At saka, ano, dahil nga meron siyang lines, so, ang, yung iba kasi, pagkakabit, na parang may sipol ng konti. So normal naman yun kasi meron lines eh. So syempre pag umiikot, kumbaga parang may air din na nagsisirculate dyan, kaya nagkakaroon siya ng konting sipol. Pero ginagaranti ko naman sa inyo na wala yun bad effect sa lining nyo o sa bell nyo. Kumbaga na normal lang na ano yun, na tunog, dahil nga meron siyang groove. Nagkaroon siya ng groove eh. So may konting parang whistle lang sa, na maririnig kayo. Yun. Ito mga ka-rides, no, usually ginagawa dito, narinig ko is 13.5. Pero may pananaw din dito si Boss Renrin eh. At sigurado ako, may bago tayo matutunan. Boss, paano gagawin natin dyan? So ito ngayon, stock na ano to, na degree. Stock na degree ng pulley at saka dry face. Ang gagawin natin, babaguhin natin yung degree. So ano ba yung, kumbaga, anong use nun? Bakit kailangan natin baguhin? Yung kasing stock na degree, kadalasan mataas yan. Kaya mataas yan para sa mga sinadya talaga yun ng mga manufacturer para sa mga gumagamit. So, halimbawa ako, newbie ako sa motor. And then, babae rin yung gagamit. So, hindi naman pare-pareha na experience yung gagamit ng scooter. Sinadya nila na mataas yung degree para swabe yung ano, swabe yung acceleration. Hindi siya ganun ka ano, ganun ka aggressive. So ngayon etong gagamitin natin na degree, yung ilalagay kong degree is gagawin nating aggressive yung shifting ng ano, ng scooter, yung CVT. So from, let's say ito 15, gagawin natin 13.8. So hindi rin natin pwede naman na sobrang baba naman. Yung iba kasi 13.5 ginagamit. So kami 13.8 kami, medyo gumit na kami. Kasi 13.5 usually para sa akin ha, based on my experience, kadalasang ginagamit siya sa racing. So paano ko nasabi yun? Base na rin nga sa experience ko. Pagka kasi nag 13.5 ka,
medyo dapa na yung pulley. So habang ito kasi ang reference mo diyan. So ang pulley mo once na yung angle dito eh from here to here. Once na tumaas to and then ito bumaba, yun yung tumataas yung degree. Pagka ito naman eh bumaba itong gitna, yun yung mababang degree. Halimbawa 13. So pag ito tumataas nagiging 15, ganyan. Ganyan yung explanation. So pagka ito eh binaba natin, ginawa natin from 15 nga, gagawin natin 13.8. So mas i-stay natin sa ano siya, sa low gear and then bigla nating iaangat. Kasi nga mabilis yung pag-angat niya dahil nga mababa yung degree niya. So ang nangyari is mas aggressive yung acceleration. So yun yung gagawin natin para madagdagan yung acceleration ng motor ng CVT lalo na sa mga stock. And then ang isang effect din nun, pag binaba natin yung degree, yung belt mas pumapasok sa loob. So pag pumasok siya, mas low gear yung initial setting ng CVT natin. So yun. Kaya kadalasan makikita nyo tapas na yung iba pag nag DIY, nililiha to yun ang portion na to ko, oh. Kasi ang gusto nilang mangyari ron is pumasok pa yung belt. Kumbaga sa sprocket eh nagliit sila ng sprocket sa engine and then kung liliit dyan is lalaki naman dito sa torque drive. So ano yun, low gear. Kumbaga ang ratio is high yung ratio nya para acceleration pa rin ang epekto nun. So yun yung significance ng pagbabago ng degree. Actually etong degree walang kinalaman to kung sasagad yung belt eh. Hindi dito nakukuha yung pagsagad ng belt. Nakukuha ang pagsagad ng belt sa flyball ramp. Kahit ito, kahit na hindi ko baguhin ng degree, basta binago ko ang flyball ramp, tinanggal ko yung restriction, yung limiter. Ito. Yan. Yan yung kalkal talaga na sinasabi. Kahit na hindi ko baguhin ng degree nito, sasagad pa rin yan. Ito ang nagpapasagad ng belt, yung flyball ramp. So ito, ang function talaga nito is yung behavior ng shifting. Kung gaano ka-agresibo mag-shift yung CVT mo. So yun. Mga ka-rides, no? Tapos na yung mga pinagawa natin kay Boss Renren. Lagi nga namin sinasabi dito sa vlog na to, no? Yung ginagawa ko, pinapakita ko sa inyo, ideas lang yan mga ka-rides. Nasa inyo pa rin at the end of the day, kung sasang-ayon kayo sa mga paliwanag, kanina sa mga paliwanag din ni Boss Renren, nasa inyo pa rin yun. Pero masasabi ko lang, no? By the look of it, hindi ko pa natitesting, pero bibigyan ko kayo ng update dyan sa susunod na vlog kung ano yung magiging performance dahil sabi nga ni Boss, hindi naman yung matik eh, no? May changes ka agad. Kumbaga lalapat pa lahat. Pero bibigyan ko kayo ng update, sure yan. Yun nga, sa tingin pa lang, alam ko na quality. Bakit? Tingnan nyo naman mga guys, no? Yung kanilang mga gamit. Hindi to basta-basta yung ano lang, no? Gawa-gawa lang. Ito yung kumbaga machine, no? Precise ang lahat. Anyway, Boss, maraming salamat ulit sa pag-entertain dito sa sa channel natin. Ano pala, invite mo pala sila punta rito sa shop mo. Oh, guys, in-invite ko kayo yung mga gustong magpa-modify na CVT nila, lalo na may mga problema sa dragging or gustong medyo mag-increase yung power ng scooter nila. Invite ko kayo dito sa shop namin. Search nyo sa Waze or sa Google Maps, Sierra Speedtech. Ayun, guys. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan. Okay, thank you. And always remember mga ka-rides, peace lang, walang away. Alright.